Sila ang tunay
Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Papuri sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo po sa lahat ng panahon. God is good all the time. Kahit nasa pagsubok tayo, still, God is good all the time. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa panibagong araw. Every kissing is a blessing. Keep on smiling. Walang rason para maging sumimangot ka sa araw na ito, sapagkat ang bawat araw ay panibagong paglikha ng Diyos, kung saan nagbibigay na naman siya ng bagong liwanag, bagong umaga, bagong pagkakataon sa ating mga taong likha niya upang maging bagong nilalang. Salamat sa Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon makarinig ng kanyang mabuting balita. Isang Diyos na banal, tayong mga makasalanan ay tinatawag niya sapagkat hinahanap niya ang mga tupang naliligaw. Salamat sa Panginoon. Napakaraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kung isasara lang natin ang pinto ng puso natin sa pagrereklamo, ang daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ang tunay na kagalakan sa buhay ay ang taong marunong magpasalamat sa Diyos, lalo na sa panahon ng pagsubok. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan na nagawa ko sa nakalipas na oras. Ano po may nasabi ko, nagawa, naisip. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ang puso namin ni Brother Romwaldo na gagamitin mong instrumento lamang upang daluyan ng iyong mabuting balita. Ikaw po ang gusto naming maitaas sa Facebook Live na ito, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapatawad. Sana, Lord, dalangin namin na ang mga makakarinig ng Friday Gospel, isipin nila na instrumento lang kami, kaming magsasalita, nakikinig din sa dikta ng banal na Espiritu. Sapagkat naniniwala kami ni Brother Romwaldo na itong Facebook Live na ito, live na live din ang Holy Spirit. Sapagkat higit pa sa tatlo ang nakakatipon sa pangalan ng Panginoong Yesus, sigurado naririto ang presensya ng banal na Espiritu. Dalangin ko din po, makakarinig. Ano po man yung mga bigat ng kalooban nila ngayon? Problema, pagsubok, may sakit sila, physical, stress. In Jesus' name, kinakasaot ko. Sapagkat sa mga oras na ito, isara muna natin yung mga negative na nasa isip natin para malayang makapag-flow ang banal na Espiritu sa ating katauhan. Sapagkat sa oras na ito, ang ating communication sa Diyos ay spirit to spirit. Lord, samahan mo po kami. Ikaw mag-lead. Gamitin mo lamang yung mga abang lingkod. Napakabuti mo po, Panginoon. Kailanman, ikaw ay hindi nagbabago. Ang lahat ng ito ay dalain ko po sa iyo, Ama. Sa pangalan ng Anak, kaysa na Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sino ang pinakadakila?
Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap." Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa The Word of God, Facebook Live. Kumbaga everyday po to, tuwing 9 o'clock in the morning, Monday to Sunday. Ito po yung layunin po ng Facebook Live na ito, ay ipalaganap ang mabuting balita. Kasi po kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung pagninilayan natin. Lalo naman po ngayon na halos lahat na online. Amen? At syempre, sinabi po kasi sa Joshua chapter 1 verse 8 na everyday, pagninilayan ang salita ng Panginoon. Yun po yung utos ng Diyos. Akala ko po kasi natin, ang utos ng Diyos ay 10 utos lang. Hindi po. Masasabi natin na isa yan sa mga utos ng Diyos, basahin ang Biblia everyday. Maganda nga, pagising mo pa lang sa umaga, ang Diyos na agad ang nasa isip mo, tapos imbis na mag-almusal ka agad ng kape or whatever, unahin mo yung pagbabasa ng balit ng salita ng Panginoon. And of course, gagawin natin to sapagkat ito'y pagkain ng ating espiritu. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesukristo, hindi lang naman sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At syempre, kung halimbawa, yun na, nagbabasa ka ng Bible, napapakain mo na spirit mo. Kasi alam po nyo, sinabi sa Bible na huwag daw po tayong matakot sa mga pumapatay sa katawan. Katawang lupa, no? Matakot daw po tayo sa mga pumapatay sa espiritu. Kasi yung katawang lupa natin, iiwan lang natin yung mamamatay, di ba? Babalik sa alabok. Paano yung espiritu natin, yung kaluluwa natin? Yun po yung hiharap natin sa Panginoon. Kaya kailangan, bilang tao na binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa, maraming tao na hindi nila nabibigyan ng pansin ang kanilang espiritu. Gutom. Gutom na gutom. Baka may sakit na yung espiritu, no? Tapos, syempre, kapag nakakain ka na, busog ka na sa salita ng Diyos, meron tayong dapat commitment kay Lord. Ipalaganap ang mabuting balita. Yan po yung Great Commission. Hindi pwedeng nakarinig ka ng salita ng Diyos, sa'yo lang yan. Hindi. Dapat una ipamahagi mo yan sa asawa mo, sa mga anak mo, sa ibang tao. Kasi utos yan ng Diyos. Simula pa sa panahon na nagkatawang tao siya, sa mga alagad niya, sinabi niya, ipalaganap niyo ang mabuting balita. Kapag nagsisimba tayo, sinasabi ng Diyos, ay ng Diyos na nga, bat ng pare, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, talagang kailangan ng malaman ng lahat ng tao ang mabuting balita sapagkat nagtatrabaho din ang diablo sa social media. Hindi ba? Kaya nga may mga taong ayaw nilang makinig ng mabuting balita eh. Mas gusto pa nilang manood ng matagal sa YouTube, sa mga bagay na walang kwenta, pamatay oras. Kaya mag-iingat tayo kasi ang diablo, kabisado niya ang laman ng Biblia. Mula page 1 hanggang last page. Kaya alam na alam niya kung paano niya kukontrahin ang salita ng Panginoon. Kaya nga, di ba, ang Biblia is God's love? So sabi ng Diablo, God's love, o gagamitin ko din ang pag-ibig. Kaya nga maraming bawal na pag-ibig, di ba? So mag-iingat po tayo. Dapat alam natin kung yung sinasabi ng mundo, sabi nga magbago na kayo ng isip, no? Magbago na kayo, huwag na kayo umayon sa mundo. Kasi hindi lahat ang nakikita natin sa mundo, kamukha ng divorce, tanggap na ng society, sa Diyos, tanggap po ba yun? So, kailangan talagang makarinig tayo ng salita ng Diyos. Ito yung pinakamahalaga na pwede nating magawa sa ating buhay sa bawat araw. And of course, kung araw-araw ka nang nakakarinig ng mabuting balita, dapat lang may transformation. Yun ay sinasabi na bagong nilalang. So, matunog ang salitang new creation. Ayan, yung normal. New normal na raw tayo, no? Pero ang gusto ng Diyos, new creation, bagong nilalang.
yun ang gusto niyang makita sa atin, yung masasamang ugali natin, iniwanan natin, no? Alang-alang sa kanya. Be Christ-like. And of course, ang mabuting balita natin ay masasabi nating manggagaling kay San Mateo chapter 18 verses 1 to 5 then 10. At ang makakasama po natin ngayon ay isa sa mga kasamahan ko sa CALAP or Catholic Lay Preachers of the Philippines. Siya po ay si Brother Romwaldo Protasio sa Kagiing. Ang hirap, no? Ang kakaiba yung anong haba. Anyway, siya po ay matagal na rin naglilingkod sa Panginoon. Marami na rin pagsubok na dumating sa kanya. Kasi alam niyo naman po, pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi naman po bed of roses yan. Minsan makakakilala ka, magbabackslide ka, minsan babalik ka. Pero ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung ngayon. Hindi na bali, sabi nga kasi may nauuna na nahuhuli na una. Ang tinitingnan ni Lord, yung ngayon. Kaya kahit sabi mo 10 taong ka naging masama at ngayong araw na to, isinuko mo ang sarili mo sa Panginoon, nagbalik loob ka sa Diyos, ay tatanggapin ka ng Panginoon kung buo sa puso mo, no? Naalala ko yung magnanakaw, no? Na doon sa krus ng Kalbaryo, no? Siguro yung magnanakaw na yun sa buong buhay niya, masama siya. Nakilala niya ang Panginoon, no? Sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa langit, sama mo ako, no? Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, sasama kita. Sama mo ako sa paraiso, sabi ng magnanakaw. So, ganun. Ganun kabuti ang Panginoon. Hanggat buhay tayo, bibigyan tayo ng pagkakataong magbalik loob. So, ngayon po, bigyan natin ng pagkakataon ng ating kapatid sapagkat ito yung gagawin naman niya sa kapurihan ng Panginoon. So, good morning po, Brother Romwaldo. Magandang umaga rin po, Sis Angelica. Isang mapagpalang araw po sa umagang ito. Opo. So, pwede na po kayong mag-start na mag-share ng inyong reflection sa Friday Gospel. Okay po. Maraming salamat. Uli po, ako po ay bumabati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa Word of God online. Ito lang po ang pamamaraan talaga na ginagamit ng Diyos si Sister Angelica upang mapahayag ang mga mabubuting balita. Bilang pagninilay, refleksyon sa gospel po natin ngayon, araw na ito, tinignan ko po at inimagine ko na para akong nanonood ng isang pelikula o movie pa nagbabasa po ako ng Biblia. Imagine ko po siya. Tingnan po natin yung mga karakter ng mga nasa gospel ngayon. Una-una si Jesus. Pangalawa, yung kanyang mga apostol na nagtanong kung sino ang pinakadakila. Pangatlo, yung pinaka-main character po natin, yung mga bata. Actually, kung titignan po, yung imagination ko na, ito po kasi ay nakapaloob sa teaching ministry na po ni Jesus sa kanyang mga apostol. At ang tanong ng kanyang mga apostol, sino ang pinakadakila? At ang pinakasagot niya kagad dito, kung talagang makikita kagad ng kanyang mga apostol. Kasi batid ni Jesus kung ano ang laman ng mga puso ang mga apostol niya pagkakatanong na yun. Mababasa po na si San Lucas, yan ito rin pong pagkakabanggit niya. Batid ni Jesus kung anong laman ng puso ng mga apostol niya. Anong merong karakter ang kanyang mga apostol sa pagkatanong na yun. At kung titingnan din natin ang karakter ng bata na ginawa ng halimbawa, alam din ni Jesus kung ano merong karakter ang bata at kung ano ang puso ng bata kaya ginamit ng halimbawa. Kung titingnan po natin sa sum total po ng pagbinilay ko pong ito, ang unang umano po sa akin, nabanggit na sa isip ko, ay yung sinabi kaagad dito ni Jesus na kapag hindi kayo nagbago, yung changing ang kanya mga apostol ang binabanggit na kaagad dito. Kasi alam niya na andun pa rin yung spiritual at nangangaratak niya mga apostol, yung spiritual ng kanya mga apostol, hindi pa rin ganun ganap kagro. O ganong taganap ang pagdago kahit pat
Kahit araw-araw siya nagkasama at lagi siya nagtuturo sa kanyang mga apostol. Mapasok pa rin doon yung kalaban. Eh, yung kasamaan, yung kasalanan. Kasi nagtatanong ang kanyang mga apostol, sino ang pinakadakila? Pero ang pinapatungkulan lang ng kanyang mga apostol ay yung pansariling interes. Parang ayaw pa nilang diretsay na, Lord, ano guro, sino sa amin mga apostol mo ang pinakadakila? Parang ganun yung ano eh, yung ano eh, yung interes ng pagkakatanong. Kaya ang ginawa ng Jesus dito, hinaling tulad niya sa isang bata. Sabi nga niya, kapag hindi kayo nagbago at tumulad, nota, nagbago at tumulad sa mga bata. Sabihin, hindi lang isang bata ang mga naroroon. Hindi marami. Kumuha lang siya ng kinandong niya isa at ginawa niyang halimbawa. Hindi kayo mabibilang sa pinagaharian ng Diyos. At isa pa rito sa binabanggit din niya, at kung sino man ang nagpapakababa, yun. Kaya binigyan ko ito ng diin yung humility and changing. Pagpapakababa at pagbabago. Lagi niyang binabanggit, nagpapakababa, gaya ng batang ito. Doon, pinapaliwanag na ni Jesus ang karakter ng isang bata. Titingnan po ninyo, na ang isang bata ay merong humility. Gaya eh, sabi diba, papakababa, gaya ng isang bata. At, ninanggit pa niya rin dito, ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito, tumatanggap dahil sa akin, ako ang tinatanggap. Sa makatuwid, kung iisipin natin, iisipin din ng mga apostol na ang pagtanggap sa mga bata ay pagtanggap din sa kanya at sa Diyos. Bakit po? Kasi, kung titignan po natin, pagmumuni-munihan po natin, kung pinakadakila ang bata na ginawa niyang halimbawa sapagkat nakikita niya sa kanyang mga apostol sa pagtatanong na yon ay umiiral ang kasalanan. Anong kasalanan na umiiral doon? Yung pride. Amen. Unti-unting umuusbong yung pride sa spiritual aspect ng kanyang mga disipulo. Nagiging mapait na, umuugat na. Kaya upang mas madaling ugutin ang isang mugat na halaman, kailangan huwag mo nang paugatin pa yung kasalanang pailalim. Kasi ang hirap na ugutin ng isang halaman na masyado ng malago ang pagkakaugat, pailalim sa lupa. At ang pinag-ugatan noon ay yung kasalanan, napakahirap na. Kaya sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag at pagtuturo sa kanyang mga alagad, doon pinuputol na niya yung pride ng kanyang mga alagad. Pride sa bawat isa. Kasi parang nagkukumpetisyon na sila eh. Tinatanong na sino yung pinakadakila sa kanila eh. Sino yung pinaka-okay. Parang sa kumpanya eh. Diba? Masipsipan na ako yung pinaka-ano, ganun, para lang maging okay sa boss. Kaya, ginawa niya halimbawa ang bata. Bakit? Ano bang karakter meron ng bata? Unang-una, ang bata, nakikita po natin, sila yung walang feeling ng galit. Amen. Magtampo man yan, sandali lang eh. Babago ulit yan eh. Babay sa paglalaro niya ulit eh. Kahit yung mga bata nag-aaway dahil sa isang laruan o isang mga ano, mamaya-maya, pati na ulit yan, maglalaro na ulit yan. Madali sa kanilang matanggal yung galit. At hindi nagtatanim ng galit ang mga bata. Amen. Sigit sa lahat, walang pride ng mga bata. Madali sila makalimot at madali magpatawad. At sigit sa lahat, ang mga bata po ay inosente. Kaya nga meron tayo ninyos innocence, di ba? At
direkta ko magsalita ang mga bata. Yes. At open po sila. Ano sabihin ng ating mga matatanda sa bata, o dito ka lang, o doon ka lang, sumusunod ka agad yan. At kung titingnan din po natin ang kalagayan ng mga bata ng panahon ni Kristo, sila yung mga yung binibigyan ng halaga ng panahon na yun. Sila yung parang binabaliwala sa lipunan. Sa katayuan, sa lipunan nila mga panahon na yun ni Kristo, mga bata, parang sila yung mga binabaliwala. Okay lang, oh, sa santabi ka lang, hindi ka pwede ngayon. Kaya doon sa oras na yun, nung kinandong ni Jesus ang bata, binigyan niya ng halaga ang bata. Amen. Nakita doon. Ano po ba ang bunga nito? Ang bunga nito, maging tulad tayo ng mga bata. Maging simple, inosente, at higit sa lahat, purify po ang ating kaluluwa. Yan po ang gustong ipatungkol ni Jesus sa kanyang mga alagad. Binabanggit niya po rito na kung tunay po tayong tagasunod ni Jesus, maging tulad tayo ng bata. Inosente sa lahat ng bagay, kahit anong pang-iinsulto ang gawin sa atin, dead mind natin at mapapakababa tayo. Mga kapatid, bilang pag-share sa buhay ko, hindi naman po ako naging preacher kaagad-agad ng ganun-ganun lang. Siyempre, talagang may gift ang pagiging preacher. Talagang iba dyan, kahit hindi nag-training, napakagaling na mag-public speaking, magaling na mag-preach, kahit hindi nag-training sa mga iba't ibang mga seminar, yun ay gift. Amen. Mga kapatid, ako po, sa lumang buhay ko po, yung panahon ng kabataan ko po, ako po ay talamak, o sinasabi at talamak na sinasabi ng drug addict. Sa lugar po namin noon, sa area na di ko nababanggitin, depressed area po yun, o yung squatter area po yun. Siyempre, pag squatter area, yun naman sa hinaano ko po, andiyan po lahat. Lahat po ng nakita ninyo, andiyan po lahat. Although, doon, bata pa lang, 11 years old pa lang ako, natuto na akong magdroga. Bakit po? Kasi, doon sa mga kapbahay namin, sa lugar namin, nakutusan akong bumili ng, at dati nung kasi, madaling bumili. Punta ka lang ilang kanto lang, bibili ka na ng stick ng marijuana, nautusan. Kasi pag ang bata inuutusan, bata pa, minsan pansinin yan. Nabibili, nautusan akong bumili. Ang tawag pa natin, score ka ng shabu, ganun. Siyempre, pag umibili pa, miniscore ka, inuutusan ka, ang tawag po namin doon, nakaka-jamming ka. Di sabihin, nakaka-droga ka rin, ng libre. Yung mga panahon ng kabataan ko, at least, natuto ako ng drug. Bakit po ako natuto noon? Kasi epekto ng pagiging unila sa magulang. Maagap, ako gumagraduate ng high school, nag-iwala ng mga magulang. Simbroken family po kami. Ganun po yung kasasan. Kaya nalibang po ako sa ganun. Sa pagiging droga, hanggang sa kinalakihan ko, umabot ako ng youth ko, naging as in drug. Drug as in talaga, bili dito, bili yun. Although talagang pamahal ka talaga ng Diyos, gagamit ng mga tao ang Panginoon. Susunod, ginamit po ng Diyos ang tatay ko. Tatay ko po ang tsaga-tsaga po sa akin para mapagbago ako. Siguro pinagpe-pray niya ako kasi lagi niyang, kasi madaming gustong umuli sa akin. Kasi pusher na ako, addict pa ako. Madaming gustong umuli sa akin. Kaya lang, kinukutsaba niya yung kumpare niyang pulis na kailangan yung pulis na yun ang makakahuli sa akin. Kasi pag ang pulis na yun ang kumpare niya nakahuli sa akin, safe ako. Pag ibang pulis, ang makakahuli sa akin, kulong ka. Wala na. Sa panahon na yun, matokang na talaga eh. Noon pa, may matokang na. Matotokang na ako noon. Although lagi yung nakatulong pulis sa akin, yung kumpare niya, inaano ako sa bahay, hindi naman ako nilanihin. Gusto akong parehab ng tati ko kasi wala lang lalang pera kasi may bayad ng parehab. Talagang lahat ng effort ng tati ko para mapagbago ako, ginawa po niya. Unti-unti po ako, unti-unti, na, kasi nakokontrol na unti-unti, pero pag lumalabas ako ng bahay, ganun pa rin, paano-ano. Gumamit ulit ng pamamaraan ng Diyos. Na-invite ako ng kuya ko sa isang chatter group niya. Chatter group, ang ma-acting sa kalsada, nag-ano kami, nag-play kami ng sinakulo. At yung panahon na yun, mahinangang ako akong babae na ang galing kumanta.
pag kasi may mga amateur contest, nanonood po ako. Kahit naka-draw daw, nanonood ako. Trip ko yung mga kung singing contest. Nakita ko po yung babae nung narinig yung kanta niya na ano ako. At nakasama ko po sa isang chatter group na recruit po sila bilang mga backup singer, mga senior sa isa kami mga umaarte, sila yung mga kumakanta. At dun, unti-unti, parang naano ako, naingganyas, nakakukwentuhan ko siya, bawat break namin sa bawat rehearsal, nakakukwentuhan ko siya dun. Medyo nakabawas-bawasan yung focus ko sa droga, sa mga barkada ko sa droga. Ayun, siya nakakapogos, bawat practice, ganun. Sa isang salita, pamit si Lord ng isang tao na na-inlove po ako. Amen. Yun po, misis ko na po siya ngayon. Ayun, sa pagka, sige na, natas na ako. Okay, tapos yun nga mga panahon na yun, unti-unti. At isang po ko sa pagano hanggang sa naging kami dalawa, nagkasawa kami, na-invite kami sa Couples to Christ, dito sa Mindanao Avenue. Unti-unti na nakalimutan ng droga. Tapos hanggang nalipat kami dito sa Bugungbong, na-invite naman kami sa ME, doon. Doon na nagsimula yung training po ako sa ME, ilang nagsimula sa MCMC, nagsimula sa ano, hanggang sa na-invite po kami sa Kalap sa pamagitan po ni Father Teo Rustia. Kasi po si Father Teo Rustia ay spiritual director ng Kalap at ang ano pong ME community po namin ay spiritual director ba si Father Teo Rustia. Doon po, na-train po ako. Ako sa ME po, nakapag-selesis po kami. Doon mas lalo po akong na ano ni Lord, nahilom yung puso ko, na-change lahat, na-transform lahat, unti-unti, unti-unti, proseso, hanggang sa nag-train kami sa ME namin ng speakership, hanggang sa Kalap din, nag-train din po ako ng speakership, doon po unti-unti, at hanggang sa si Lord talagang humilom. In short story po, sinuha po akong bata ni Lord. Amen. Lahat po binago sa akin. Lahat po. Ang puso ko nang punong-puno ng kasalanan, adult na adult sa kasalanan, kinuha po niyang bata. Kinuha po niyang bata sa pamagitan ng kanyang mga turo, sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan ng pag-attend sa mga seminar. Hindi po ako gifted na preacher, Tuto lang po ako sa experience po. Amen. At yung prayer meeting, nakikita ko yung mga preacher na na-invite, ang gagaling nila. Nahangad po ako. Sabi ko, someday, magiging tulad po niya ako. Amen. Nag-talk po sa amin sa CLSS, si brother, o si tito, Hongko, sabi ko, dati ng panahon, matutulad din po ako ni brother, Chito Hongko. Malangat na ang kanyang kaluluwa. Amen. Isa po sa mga speaker na invite namin community nung kami po ay nag-CLSS. Sa buhay po natin mga kapatid, paghinayang po natin, ang pagiging bata ay pagiging malinis. At higit sa lahat, ang pagiging malinis ng ating puso ay tungo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Gawin natin ang ginagawa ng bata. Yung magaganda. Sabi nga, kung tulad ka ng isang bata, at ikaw ay nagbabago at nagpapakababa ka. Madaming mga pagsubok ang dinanas ko kahit sa loob ng community na ano kami mag-asawa, na persecute kami, na baliwala kami, nagkaroon ng problema. Pero patuloy kami sa pag-atin kahit yung mga taong tumutulig sa amin sa loob ng mismo ng prayer meeting na ayaw sa amin. Kasi pa nagpipreach po ako, lagi po akong, hindi ko alam, hindi ko gusto, pero may tinatamaan. Nagagalit sila dahil sasabihin sa akin, akala mo kung sino mag-preach, ganun. Although, kahit magbibigil ako ng gospel, pag may tinatama, may nagagalit. Minsan nga, hindi ko na mabanggitin sa mismong dating pinanggalingan ng community, ay hindi na po ngayon, dati po doon sa ano na ang Paris Priest, nagamadami mga persecution. Although, hindi kami umalis, nagpatuloy pa kami mag-asawa. Madami mga pagsubok. Pero dahil ang mga pasubok ng pagkinaya mo sa pamagitan ni Jesus, maganda ang bunga. First of all, mga anak ko lumalaki na nagsiserve sa simbahan, yung dalawa kong anak, nasa youth ministry na aming parokya. Tapos ang anak ko sa Angel Square po, yung dalawa anak ko kasama rin sa choir. Tapos ngayon po, ang panganay ko po ay siya po ang media head coordinator sa aming parokya.
Kaya nga, lahat po may paglago. Hindi po paglago ng material, kundi paglago ng spiritual, paglago na kasama mo ang Diyos. Kaya nga, sa oras na ito, panalangin po natin bawat isa, na lahat po tayo ang isang tulad ng bata, na may pagbabago, may paglago, at sumusunod sa Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Amen. Salamat sa Panginoon na deserve ni God na bigyan ng malakas sa palakpak sa paggamit sa iyo sa pag-share mo ng reflection sa mabuting balita. Maraming salamat, Brother Romwaldo. At talagang na-feel ko, habang nagsasalita ka, na-feel ko na talagang totoo lahat yung sinabi mong pagbabahagi. At medyo napangiti ako nung sinasabi mo yung pusher ka na, drug user ka pa. Eh, katropa mo pala si Brother Jorwin tsaka si Brother George eh. Kasi yan din ang life testimony nila, gumamit din sila ng drugs eh. So puro kayong mga JJJ, no? Pero anyway, ang pinakamahalaga, nagamit kayo ng Panginoon. Sabi nga, kapag ang masamang tao, nagbalik loob sa Panginoon, nagbago, nakikita ng kapwa natin ang Panginoon doon sa taong nagbago. Kasi hindi naman natin kaya magbago ng sarili lang natin. Amen po. So, Brother Romwaldo, kung gusto mong, kung may gagawin ka pa, pwede mo namang ibaba na yung phone. Kung wala naman, pwede ka namang magpatuloy makinig. Okay? Nasa iyo na yun. So, ako naman, ang reflection ko naman po sa mabuting balita, hinilagyan ko nga siya ng hashtag Guardian Angel. Kasi yung tungkol sa mga bata, napaliwanag ng mabuti ni Brother Romwaldo. Tama yun. Tama yung sinabi niya na ang pag-preach is a gift. Gift siya o regalo mula sa banal na espiritu. Hindi naman tinitingnan ni Lord na mataas yung pinag-aralan mo, magaling ka mag-Ingles, hindi. Ang pinipili nga ng Panginoon yung mga, alam mo yon, yung hindi naman nakapagtapos sa pag-aral, hindi naman magaling mag-Ingles. Ibig ko sabihin doon, para sa Panginoon, kamangmangan ang pagiging matalino ng tao kung hindi naman niya ginagamit sa kapurihan ng Panginoon. Amen po. Napaka mangmang yon. Kaya huwag natin sabihin na dati siyang drug addict o masasabi natin dati siyang tawag dito, yun nga, yung masamang tao eh. Tapos bigla siyang magbabago, makikita mo na nagsalita siya sa pangalan ng Panginoon eh. Huwag na natin siyang husgahan. Yung mga taong nagbalik loob na sa Panginoon, naging preacher siya, huwag na natin husgahan yung nakaraan niya kasi pinatawad na yun ng Diyos eh. Tsaka pag halimbawa, diba, nagsisimba tayo, na ang pare ang nagbibigay ng homily, makinig tayo doon sa homily, hindi doon sa nagsasalita. Kasi syempre, hindi naman bababa ang Diyos para siyang magbigay ng homily, di ba? So, ganun po. Lahat naman tayo makasalanan eh. Ang mahalaga lang, binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon para magbalik loob sa Panginoon. So, since napaliwanag na niya tungkol doon sa mga bata, ako naman, ang ipapaliwanag ko po, tumutok ako sa reflection ng doon sa pangalawa kasi parang, di ba, kasi di ba, Mateo chapter 18 verses 1 to 5, tapos merong isa pa, verse 10. Doon po ako sa verse 10. Sabi doon, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo na sa langit ang mga, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. So, hinashtag ko siyang Guardian Angel. Kasi alam niyo po, pag tayo ay nagbabasa ng mabuting balita, iba-iba po ang reflection natin eh. Depende yan sa level ng pananampalataya natin at saka depende din yan kung ano yung pamumuhay natin, no? So sa akin po, since ang mga bata, lalo na yung maliliit na bata, di ba? Parang minsan tingin nyo sa kanila mga anghel. Lalo na yung mga bagong silang, talagang inosente, talagang minsan sabi mo sa anak, kit-kit mo naman, mukha kang angel. Di po ba? Kapag binanggit mo pala yung salitang anghel o angel, parang ang gaan na sa pakiramdam, no? Yung mga sabi mo, ay angel, si angel. Parang yung dating ng pangalan na yun, parang bang napakabait na, di po ba? At salamat na lang sa nanay ko, pinangalan sa akin, Angelica. Di po ba? So, baga masabi ko na meron palang meaning yung Angelica na pangalan ko. So, siguro ginamit talaga, not siguro, ba talagang ginamit ako ng Panginoon na maging taga-dala
ng mensahe. Kasi ang ibig po sabihin ng angel, ay ng angel, yes, ng angel ay messenger, tagapaghatid ng mabuting balita. Kamukha po ng ginawa ni Archangel Gabriel. Siya po yung nagdala ng balita kay Mama Mary na siya'y mangangana, siya'y maglilihe sa Espiritu Santo kay Jesus Christ. So, kami po palang mga preacher, para pala po kami mga angel. At tulad nga ng sinabi ni Brother Romwaldo, tama yun. Kailangan kung preacher ka, kailangan maging bata ka uli. Hindi maging bata sa edad, kundi yung para bang kamukha ng bata na madaling magpatawad, hindi nagtatanim ng galit, walang pride. Para bang masasabi natin na yung bang sumusunod ka, kasi ganun yung bata eh. Sumusunod sa magulang, kung malaki tiwala. Amen? So, kaya lang ang nangyayari sa panahon na ito, imbes na maging katulad tayo ng mga bata na inosente, madaling magpatawad, nagiging tayo, childish. Yung isip bata, yung minsan senior citizen ka na, kung mag-act ka, kala mo bata ka, lagi ka nagtatantrums, lagi kang wala sa mood. Imbes na magpatawad ka na, kung kailan tumatanda ka, lalo dumadami yung kaaway mo. Hindi dapat ganun. Dapat habang nagkakaedad tayo, pabawas ng pabawas yung ating kaaway. Di po ba? So marami ngayon sa atin, sa buong mundo, na hindi nagiging bata na gusto na makita ng Panginoon. Nagiging bata na isip bata. Alam na yung tama, ginagawa yung mali. Amen? So punta tayo, balik ulit tayo sa angel, no? Meron din tayo naririnig na angelic. Yung salitang angelic, ibig sabihin ng angelic, angel-like. Meron tayo naririnig na Christ-like, ibig sabihin, dapat tayong maging kawangis ng Panginoon. Medyo mabigat yun kasi alam naman natin na ang Panginoong Jesus ay talagang punong-puno ng kababaang loob. Na kahit anak siya ng Diyos, nagkatawang tao siya, binigyan niya ang kanyang buhay. Wala siyang kasalanan, pero pinako siya sa krus. Talagang nandun yung kababaan ng loob niya para lang ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Pero bakit hindi natin simulan muna sa pagiging angelic or angel-like? Di po ba? Alam niyo po kasi, ito hindi natin madalas itong napapansin, pero meron po tayong mga guardian angel. Natatandaan ko nung maliit ako, naririnig ko yan eh. Mag-pray ka muna. Ano pagpe-pray mo? Hindi naman agad ka pagpe-pray ng mga magulang mo na, pray ka ng Ama namin, Abaginong Maria, di ba? Sumasampalati. Usually, maririnig mo yung prayer sa guardian angel. Ano ba yon yung angel of God, my guardian dear, to whom His love needs be here, ever this day be at my side, to guide, to light and guard, to rule and guide. Oh, medyo nakalimutan ko na, no? Parang gano'n, no? So, lahat tayo may angel, guardian angel. Ako, ikaw, Brother Jorwen, Brother Biray, Sister Eden, lahat tayo may guardian angel. Hindi lang natin nabibigyan ng pansin. Kasi minsan na may napanood ako sa pelikula na, old movies na yun eh, si Dolphy at saka si Panchito. Ang tema nung istorya, Dolphy, anghel siya. Ang demonyo si Panchito, no? So comedy siya, no? Pero ipinakita doon na meron, pinababa sila sa lupa para tuksuhin yung isang tao. So, isang taong yon kapag gusto niyang may gagawin siya isang bagay, binubulungan siya nung demonyo. Sa kabila naman din, binubulungan siya ng anghel. Yun yung mga guardian natin. Amen? Kaya kung isang mapapansin mo, pag meron kang gustong, may tuksong ibinibigay sa iyo ang Diablo, minsan nagdadalawang isip ka, ano gagawin ko ba to? Hindi, hindi. Alam niya, hindi lang natin napapansin yung guardian angel natin. Ang guardian angel, ibinigay ng Diyos yan para bigyan tayo ng protection. Amen? Kaya importante din pala na nagdadasal tayo sa ating guardian angel. Siyempre, nagdadasal tayo, parang mediator siya, no? Pero siyempre, ang sinasamba pa rin natin, ang ating Ama sa Langit. Siyempre, mahal tayo ng Panginoon, kaya nga nagbibigay siya ng guardian angel sa atin. Kaya lang hindi natin pinapansin. Amen? Pero meron po tayong guardian angel. Kasi meron ngang mga archangels, kamukha ni Angel Gabriel, Rafael, sino pa yung isa? Nakalimutan ko na. Gabriel, Rafael, balikan na lang natin masunod na. Tapos meron ding mga kerubin, no?
meron din mga serafin. So, masasabi natin na may angels pala talaga. Eh, nasabi naman niya sa Bible eh. So, yung guardian angel, siguro sa araw na ito, pansinin naman natin. Amen eh. Baka puro guardian devil yung napapansin natin kaya tayo nahuhulog sa kasalanan eh. Amen. So, kamukha ng mga angel, sila eh mga nagbabantay sa atin. Mula pa lang nung maliit tayo hanggang sa lumaki. Hanggang ngayon, kahit malaki ka na, may guardian angel ka pa rin. Di po ba? Kumbaga siya nagbibigay ng message ng mula sa Panginoon, huwag mong gawin yan, huwag mong ano yan, madidisgrasya ka. Di po ba? Kasi ang mga angel ay tinatawag na celestial beings or supernatural beings. Hindi sila mga human beings. Sila'y talagang para sa Panginoon. At may mga angel na nasa langit, na nagbabantay sa Diyos. Mayroon mga angel na nandito sa lupa, nagbabantay sa atin. So, kumbaga masasabi natin na gusto niyo ba malaman kung anong pangalan ng guardian angel niyo? Ikaw, Brother Jorwin, gusto mo malaman kung anong pangalan ng guardian angel mo? Na yun nga, hindi natin masyado nabibigyan ng pagpapahalaga. Pero ang pangalan ng guardian angel natin, subukan mong kumuha ng mirror, ng salamin. Itapat mo sa mukha mo, yan ang pangalan ng guardian angel mo. Sa paanong paraan? So, si Brother Jorwin, si Brother Jerry Biray, ang pangalan ng kanyang guardian angel ay Angel Jerry. Angel Jorwin. Ako naman, Angel Angelica. Yan ang mga guardian angel natin. Kaya pag tumingin ka sa salamin, siguraduhin mo hindi ka galit. Kasi hindi guardian angel yung makikita mo, kundi guardian devil. Amen? Kasi sinabi po sa Bible na kung ano daw yung mga lumalabas sa bibig natin, galing yung sa puso natin. E ano ba ang message na binibring ng mga angels, ng mga guardian angels natin? Salita ng Panginoon, kabutihan. Kaya once na may lumabas sa bibig natin na masama, panglalait, galit, hindi yung galing sa guardian angel natin. Amen? Kaya sana, pangalagaan natin yung ating guardian angel. Kasi para din mga bata yan eh, na tinuturuan tayo maging mababa ang kalooban, magpatawad, hindi po ba? So, maaaring masabi natin na kamukha ng mga bata sa mabuting balita, madali silang magtiwala, sumunod, magpatawad. Amen? At talaga na mga sinusunod nila kung anong utos ng kanilang mga magulang. Anong tingin ng mga magulang sa kanilang mga anak? Anghel. Amen? Anghel. Kaya sana tayo, tumulad tayo sa mga bata, tumulad tayo sa mga mensahe na pinapadala ng ating mga guardian angel. Kasi mahalaga po yun. Amen? So, hindi lang natin nakikita, pero mararamdaman natin na sa pagtulog natin, binabantayan tayo ng ating guardian angel. Hingi din tayo ng protection sa kanila. Guardian Angel Jorwin. Guardian Angel Eden. Bigyan mo naman ako ng protection. Di po ba? Tayo ay nagdadasal lamang, hindi natin sila sinasamba. Siyempre, ang pagsamba natin ay sa Panginoon lang. Pero totoong may angel. Amen. Siguro, pagdating natin sa langit, makikita natin talaga yung mga angel, no? Parang hindi natin alam kung ano talaga eksaktong itsura nila, pero yun. Ayan, parang na medyo naglaro lang sa isip ko na my guardian angel is Angel Angelica. Ayan, in-edit ko siya, nilagay ko yung mukha ko. Ganyan pala itsura ko pag angel ako, no? Yung puti ang dami, tapos yung pakpak puti, no? Ang cute ko pala. So, kayo ganun din, no? Imagine nyo yung mukha nyo, i-edit nyo, lagay nyo sa isang mukha ng isang angel. Di ba maganda? Para ang ganang kalooban. And then, ayun po. So, masasabi po natin na tayo po ay patuloy na kung gusto nating makasunod sa kalooban ng Panginoon, una sa lahat, maging kamukha tayo ng bata. Nandito tayo sa Panginoon, hindi para itaas ang ating sarili, kundi para ibaba ang ating pride. Amen? Para ibaba yung ating pride. Yun po yung pinakamahalaga dun. Kasi hindi ka makakapaglingkod sa Diyos ng buong puso kung yung pride mo mas mataas pa kay Lucifer.
Diba? Si Lucifer, no? Ang demonyo. Ang pangalan niya ay Lucifer. Dati siya isang napakagandang anghel. Pero dahil sa nainggit siya, gusto niyang maging kamukha, kawangis ng Diyos, eh, diba nagrebelde siya? So tayong mga tao, inaasahan ng Panginoon na sa panahon ng pandemic na ito, magbalik tayo sa basic. Maging bata tayo sa espiritu. Para nang sa ganun eh, malaman ng Panginoon na, ay, nagbabago na to. Hindi na siya yung dati. Sabi nga ni Brother Romwaldo, adult now tayo. Adult sa kasalanan, no? Expert na expert sa paggawa ng kasalanan. Amen. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Sana ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po Panginoon sa mabuting balita. Binigyan mo na naman kami ng paalala na kung kami maglilingkod sa iyo, magbabalik loob, maging tulad kami na isang bata. Masarap ang feeling ng isang bata, yung parang walang iniisip, walang pride, nagpapatawad. Pero gawin namin ngayon to nang may maturity sa paglilingkod. Bigyan mo kami ng mababang kalooban, Panginoon. Lagi naming isipin na ang utos mo ay perpekto, na ang utos mo ang sagot lang ay yes, Lord. No question. No arguments. Ang nangyayari kasi, Lord, lagi kami nangangatwiran. Sinusunod namin ang human will rather than God's will. Tayo po, eh, masasabi natin na anak ng Diyos. Sana, hanggang sa pagharap natin sa paghuhusga, judgment day, anak pa rin tayo ng Diyos. Kapatid natin, ang Panginoong Jesus na napakababa ng kalooban. Mahiya naman tayo. Anak ng Diyos, mababa ang kalooban. Tapos tayo, makasalanan, mataas ang pride. So magpatawad na ang dapat magpatawad. Amen? Masarap mabuhay, kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Dinadalangin ko po ang iyong pamilya, ang aking pamilya, na patuloy gabayan ng ating mga guardian angels. Dinadalangin ko na ingatan kayo sa ilayo sa anumang kapahamakan at sakit. Ang buong Pilipinas, pinapadalangin ko ang buong mundo. Yung mga personal nyong mga gusto sa Panginoon, ibibigay ng Diyos according to His will. Maging submissive lang tayo sa Panginoon. At patuloy akong humihingi ng panalangin sa inyo na araw-araw nyo akong ipanalangin na bigyan ng kalakasang physical, lalong-lalo na ng spiritual. Sapagkat commitment ko to kay Lord na habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapahayag ng mabuting balita. 365 days in one year sa tulong ng Panginoon. Amen. And of course, lagi nating ipanalangin o magdasal ng dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. So, eto po yon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, hayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo pang pagpalain ang Facebook Live na ito sapagkat ito ay gawain mo online. Sana maraming kaluluwa ng mga naliligaw, nawawalang tupa, ang maibalik sa iyong pastulan sa pamamagitan ng online na Facebook Live na ito. Dasal din po natin lagi ang Ama namin sapagkat ito ang isang dasal na kompletong-kompleto na. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat ulit, Panginoon. Kumbaga, kompleto na naman ang araw ko. Ang araw mo, kapag sabi niya, seek first the kingdom of God. Busog na busog yung aking espiritu sa araw na ito sa mga narinig ko. Mga talagang, sabi niya, kahit alam mo na ang 10 utos ng Diyos, masarap pa rin yung nare-remind ka ni God, no? Kasi nakakalimot tayo eh. So, announcement po, ito pong Friday Gospel, pakishare na lang po sa timeline nyo bilang pagsunod sa Great Commission, no? Ipalaganap ang mabuting balita. Pwede niyo po kayo pumunta sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Nandun po lahat yung mga nakaraang gospel. I-share niyo po yan sa timeline niyo kasi utos po yan ng Diyos. Kahit nasa bahay lang tayo, pwede tayong makapag-share ng Word of God. And pwede niyo po kayo mag-subscribe kasi kailangan ko ang subscribes niyo sa
para makapag-live naman ako sa YouTube. Amen. Kasi ngayon sa Facebook live pa lang ako nakakapag-live. And then, yun, new normal ngayon. Pero ang gusto ng Panginoon, new creation, bagong nilalang. Kaya magtulungan po tayo, no? I-viral natin ang mabuting balita. Lalo na sa mga Facebook friends nyo. Baka mamaya meron dyan talagang nasa pagsubok. Maraming pong salamat. At kung ibibigay ni Lord ang October 3, Saturday Gospel. Muli, alas 9 ng umaga, araw-araw, tayo po'y magsama-sama sa pagninilay ng mabuting balita. Ingatan kayo ng Panginoon. Ano man ang gagawin nyo, ihatid at iuwi kayo sa inyong tahanan ng safe. Gayon din yung pangalaiwan yung pamilya, ingatan. At sana lagi nating isipin, ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ng magaan sa inyong kalooban na waring hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. To God be the glory.